Hi guys! Welcome to another Moto Feature Saturday. And today is another Honda bike. At kakaiba ito dahil hindi to locally sold dito. Kumbaga imported tong bike na ipapakita ko sa inyo. This is the Honda NC750x. So this bike is an imported bike through 7 Power Motors. Shout out kay Nep. Ang SRP ng motor na to is around 770,000. So ngayon, wala tayong locally na dinidistribute na ganito. So imported siya from Japan. Wow. This bike is categorized as like touring, street touring na rin siya. The engine of this one is the same as the X ADV. 4-stroke, 8-valve, parallel twin cylinder with a liquid-cooled cooling system. 745cc to be exact in displacement also. Since wala tayong mga speed-speed kasi dual clutch transmission to. But this bike nakita ko very unique. It's a very unique bike. Magugulat kayo later, papakita ko kung bakit yun. So for our front tires, we have a size of 120x70x17. By Metzeler na rin yan, guys. With a 320 single disc brake with ABS. So we have a telescopic forks here. And kung mapapansin nyo yun harap, nahahawig din siya sa CB500X. Yun harap niya. With the windshield, ito mas maganda siguro if we make it more a little bit higher para mas malaking tingnan yung bike. So our rear tire, ang size is 160x60x17. Single disc brake with ABS, monoshock, single swing arm to. At the back, ayan, may mudguard na rin siya. The lights here sa tail light niya, which is our all LED na siya. Guys, dito, I'll show you naman the handlebar. May kahawigan ito sa CB500X kasi ito na may mga side mirror niya. Same as the CB500X. And dito sa handlebar is almost the same as the Rebel 1100 na DCT din. May park brake ka. You have your plus and minus for your manual gearing. You have your low and bright beam hazard. Your select buttons, your mode buttons, your horn, yan, turn signals, and at the other side is your kill switch and electric start. Ito yung modes niya for your manual and automatic sa DCT niya. Yon. So ito guys, wala rin ulit siyang clutch. DCT dual clutch transmission siya, so wala kang kinakalabit-kalabit dyan. So bagay na bagay talaga sa iyong street touring. Diba? Ang wala lang dito na sana na-upgrade nga nila is the cruise control din. Pero here naman in our panel, makikita mo dito, it's almost the same as the CB500X. Yung itsura, yung laki. You have your gear indicator, your speedometer, your odometer, everything na basic nandyan din. Ang riding modes lang niya na iba. Ayan, they have the standard. You have the power, engine brake, the torque. So pag nabago mo sa sport, nag-iiba ang power, nag-iiba ang engine, nag-iiba din ang torque. So pag dinagay mo naman sa rain, ayun, mas matorky. Mas low ang power at saka yung engine brake. And you have the user. Ito naman, preference mo yan. Nasa iyo din yan. See, this bike has the features of the riding modes din. O, diba nakakatuwa? And this one also is almost the same nga ng features ng 1100, engine ng XADV, and a twist of look ng mga CB500X adventure bikes. But this one is masasabi natin really for street touring, more on touring lang sa road lang talaga. Kasi yung design niya is talagang pang ganun. So ang kakaiba dito sa motor na ito ay ipapakita ko sa inyo.
this one is so different and unique kasi yung harap niya hindi tangke. Kumbaga, storage. Yon. Kasa daw ang isang full face helmet. So ayan, malalim pa yan, guys. Ayan, oh, malalim pa yan. So marami ka rin luggage na ilalagay. So kung simple lang yung pupuntahan mo, kahit wala ka ng top box, eh pwede na itong storage mo. Which is a good thing din, kasi your helmet, hassle din minsan iwan mo at bit-bit mo lagi. So pwede mo na rin siya ilagay rito. Ang galing, di ba? Akala nyo, tangke, yung pala storage. Oh, yeah. Now, nasa ng gas? Nandito. Tadaan! So, naiba naman dito, nasa likod ang iyong pagkarga ng gas. 14 liters, guys, ang gas, a fuel capacity nito. So, kapag tatanggalin mo siya, sasara, angat mo lang. Ayun. Parang ibababa, akyat yan. Yun. Ang galing, di ba? Something unique. So, ang seat height ng bike na to is around 800 mm. I'm a 5'4 in height. Medyo hindi ko siya abot. Tiptoe. Ayan, medyo abot. Super ballerina tiptoe ako. Pero manageable ang weight niya, nasa 224 kilograms. Mas mabigat si DCT kaysa sa manual nila. The manual is 214 ata kilograms, but this one is 224. Pero tingnan nyo, guys, ha. Madali siya i-manage. Madali ko siya naitayo. Kahit mag one leg down ka, very, very light and nimble for me. Compare that it is a 750cc na bike. Kadalasa kasi sa mga 750, mabibigat ang kaha. Pero this one is something unique because it's light. Even a lady rider can ride this talaga. Very nice. Nung nakita ko to, guys, sa 7 Power Motor, shout out. Ito, ang gwapo. Something new. Para siyang sports na touring din. This is the NC750X. Ang gwapo. Mga nasa 770,000 daw to. Ayan. This is the manual. Tapos, may DCT na. So, walang clutch. Ayan o, guys, oh. Ang ganda. Eh, talagang puging-pugi ako sa itsura niya. Lalo na ngayon, puti pa yung nilabas. Napakaganda tingnan because it looks more bigger pagka white yung color niya. See? Tayo naman mga adventure riders dyan, eh, mahilig mag-adventure. Eh, madalas naman talaga sa street tayo talaga nagra-ride at hindi sa mga off-road. So, one upgrade my friend did this here is the center stand. Naglagay siya. Which is, ano naman, convenient for us, lalo na pag nakapark sa garahe. And etong crash guard. Yan. Siyempre, huwag kang lalabas ng kasa ng walang crash guard, di ba? Yan ang number one safety natin dapat iniisip. Yan. High beam, low beam, pass. Last turn signals, left, right, we have the hazard. Yon, all LED na. Sound check, sound check. Lakas na rin ang makina eh. Yan guys, kung gusto mo ang aking video, please don't forget to like and subscribe. Follow us on Facebook and Instagram. And also at Shopee by Inday Rider Moto. So ayan guys, giving you another option for your adventure or adventure series ng mga motorcycles. This NC750X is one thing that you have to check it out. So yun guys, this is another Moto Feature Saturday. Thank you again for watching. Don't forget, think safe and ride safe. Bye guys!